Puntahan po naman natin ang Manila North Cemetery. Natati natin ang mahigit 1,000,000 tao na po ang dumalaw doon sa mga oras na ito. Yung mga kababayan natin ay kanya-kanyang kwento tungkol sa mga nabayapa ng mga mahal nila sa buhay. Ang ilan ay nangungulila pa rin sa kanilang pinakamamahal at nakatutok doon live si Kara David. Tara! Tama ka dyan, Mike. Umabot nga sa 1.1 million ang dami ng mga taong nagtungo dito sa Manila North Cemetery. At sa dami ng mga taong nandito ngayon sa Manila North Cemetery, samot sari ring mga kwento ang ating natunghayan. May kwento ng saya dahil nagsama-sama ang pamilya, pero meron ding mga kwento ng lungkot. Sabi nga nila, Mike, wala na raw masasakit pa sa mawalan ng isang anak. Kung meron mang pinaka nakakalungkot na bahagi ng sementeryong ito, ito ay yung bahagi ng mga puntod ng mga bata. Dito kasi sa Manila North Cemetery, hindi lang mga sikat na personalidad ang nakahimlay, marami rin dito ang mga bata ang musmos na hindi nabigyan ng pagkakataon ng mahabang bukas. Maagang nagtungo sa Manila North Cemetery ang 62 taong gulang na si Father Ferdinand Bustos. Pero hindi lang siya nandito para magbasbas sa puntod ng mga yumao. Nandito rin siya para bisitahin ang mga dati niyang kaibigan at kapwa Boy Scout. Kabilang si Father Bustos sa 21 Boy Scouts na ipapadala sana sa 11th Jamboree noong 1963 sa Greece. Pero nagkasakit siya kaya hindi siya nakasama sa biyahe. Tumuloy ang kanyang mga kaibigan. Pero sa kasamaang palad, bumagsak ang sinasakyang eroplano ng mga Pilipinong Boy Scouts. Lahat ng 20 bata sa eroplano namatay. 50 taon na ang lumipas mula nang mangyari ang trahedya. Nahaalala na lang natin ngayon ang mga sinawim palad na Boy Scouts dahil makikita ang pangalan nila sa ilang kalye sa Quezon City. Pero higit sa pangalan, sana maalala natin ang mga batang ito sa kanilang inspirasyon at serbisyo. Nalauna, nalaman ko na wala na yung mga kasamaan ko. Doon ko nakita yung sakit, yung nadarama. Sa dulo naman ng North Cemetery, makikita ang daan-daang maliliit na puntod. Halos lahat may estatwa ng maliit na anghel, tanda ng mga batang nakahimlay sa parting ito ng sementeryo. Si Baby Syra namatay sa leukemia bago magdiwang ng unang kaarawan. Hanggang ngayon halos di pa rin matanggap ng amang si Randy ang sinapit ng kanyang bunso. Kung pwede lang daw sana, siya na lang ang nagdusa sa sakit at hindi ang kanyang anak. Parang binubulong ko na lang po sa sarili ko na yung sakit niya mapasakin na lang. Na iligtas na lang yung anak ko. Eh, mahal na mahal ko ang anak niya. So ngayon, nakapokus na lang sa dalawang anak ko para kahit pa paano, mabawi ko man lang yung pananagutan ko sa anak kong nawala. Gaano man kasakit, pinagagaan ang loob ng mga magulang ng maliliit na estatwang ito. Paalala na ang mga musmos na yumao ay anghel na ngayon sa piling ng Panginoon. Itinayo noong 1904, ang Manila North Cemetery ang isa sa pinakamatanda at pinakamalaking sementeryo sa Metro Manila. Kaya ganun na lang ang siksika ng mga tao sa loob ng sementeryong ito. Ayon sa PNP, umabot sa mahigit 1,000,000 ang dumagsa ngayong undas sa North Cemetery. Sa lawak na 54 hectares, mahirap maghanap ng puntod sa loob ng sementeryo. Mabuti na lang at computerized na ngayon ang database ng North Cemetery, kaya mas madali na para sa mga kamag-anak na hanapin ang puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Nagpadagdag din sa sikip sa loob ng sementeryo ang mga stalls na nagbebenta ng pagkain. Bawat isa sinisingil ng lokal na pamahalaan ng 1,275 pesos per square meter na renta sa espasyo. Mas mahigpit daw ngayon sa permit kasi kailangan pang dumaan sa approval ng Manila Health Department. Pero wala naman kaming namataang inspektor na regular na sumusuri sa kalidad ng mga pagkain tinitinda. Mike, sa mga oras na ito ang nakikita ninyo, mas marami na sa ating mga kapuso ang palabas ng sementeryo kesa doon sa papasok. Kanina nag-check tayo sa PNP ulit at sabi nila tinatayang nasa mga 700 to 800,000 na lamang ang naiiwang tao sa loob ng sementeryo at marami sa bilang na ito ay palabas na ng sementeryo. Kung titingnan mo dito sa aking likuran, makikita mo yung buhos ng mga tao talagang palabas na sila. Doon sa kabilang side, halos wala na mga pumapasok ditong
tao ayon sa PNP kumpara nung nakaraang taon. Halos walang pinag-iba sa bilang ng mga bumisita dito sa Manila North Cemetery. 1.1 million yung naging peak nila ng mga bumisita dito. Pero kung may isang magandang balita, Mike, di ba usually kapag nagko-cover tayo dito, yung may maraming kinukumpis ka ng mga bawal na kagamitan? Pero ngayon mukhang natuto na ata yung ating mga kapuso kasi hindi ganun karami yung mga nakumpiskang kagamitan ng PNP at ng iba pang mga security officers dito. Naglalaro lang sa mga 55 to 60 lamang yung nakuhang na-confiscate na mga pinagbabawal na kagamitan. So mukhang slowly but surely ay natututo na yung ating mga kapusong bumibisita sa sementeryo kung ano yung mga dapat at hindi dapat dalhin sa loob ng sementeryo. Yan muna ang latest mula dito sa Manila North Cemetery. Balik sa iyo, Mike. Kara, hindi umuulan dyan sa Manila North Cemetery? Ay, hindi, Mike. Hindi umuulan. Pero kanina, grabe. Tirik na tirik yung araw. Kaya talagang marami dito yung mga nahilo. Mabuti na lang merong mga ambulansya na nakaantabay dito para magbigay ng tulong or agapay sa ating mga kapuso na nahilo. Ngayon, medyo malamig-lamig na yung panahon. Kaya mas okay na. Well, pero the whole day, hindi naman umulan or umambon dito sa Manila North Cemetery. Ay, Mike. Buti naman kayo dyan sa North Cemetery. Kara, tingnan mo naman ang likuran ko. Puro payong na makikita natin dito. Oh. At biglang ago sa mga tao papalabas nitong Manila South Cemetery. Oh. Ayan, puro payong. At patuloy pa rin ang bagsak nun. Hindi naman ganong kalakas. Maraming salamat, Kara David.